So eto na nga mga alakpatsyera. Part 2 na naman ang pagliligaw namin sa dalawang aso kasi bumalik kagabi. Diyos ko, bumalik na naman. So alam nila kung saan yung bahay nila. So ngayon na naman, pupunta na naman kami. Alas 2 ng madaling araw ngayon. Ang dilim. So pupunta kami ngayon dun sa may bakyari. Para iligaw na naman yung aso. Nga yung dalawang aso, nagsipagbalikan. Masaya na naman sila. Nakagala na naman sila. Hindi sana sila makabalik bakla. Tinapon na ito nila sa dursay. O eh, bakit? So, ayan na nga. Maglalakad kami papuntang bakyari. Because as I see one through my things, if I don't throw this door. Ayan. At naglalakad na naman kami sa kalsada ng ganitong oras. Alas 2 ng madaling araw para lang iligaw ang mga aso, punyetang aso na yan. Ayan, oh, mga aso. Doon tayo sa may bakyari, sa may park. Huwag sa nas-nas kasi maraming tao doon. Wala namang problema dito, hindi naman kami pinapakialaman, wala namang tarantado. Hindi katulad sa ibang bansa na may makita lang na ganito naglalakad eh, bigla na lang tatarantaduhin. Dito hindi, okay naman. Wala namang problema. Hindi ka naman nila gagalawin. Kaya parang safe naman dito. Pero syempre, ingat-ingat pa rin. Ayan. Pupunta na kami sa main road. Tatawid kami sa tulay. Para hindi na makabalik itong mga aso na to. Ganyan lang sila. Yung mga tao dito naghihilo-hilo lang. Mababait naman sila. Hindi naman sila ng babastos. Ayan. Naglalakad na sila. Mga aso. Hello! Hi! Diba, ganun lang. Eto na, nandito na kami sa main road. Bali, tatawid kami sa tulay. Ayan. Mas kung ganito, ilis oras ng gabi. Lalakad yung napakalayo. Ano masasabi mo, Mimi? Yung mga aso, nasaan na? Asan yung isa? Nakapunta na sila ng ano, ha, main road. Siguraduhin na lang nila na hindi na nila memorize ang bahay ninyo. Diyos ko. Oo, tama. Yung dalawang aso pasaway ay. Dapat kasi hindi mo na pinapasok. Hinayaan mo na lang sa labas, lalabas. Ano yung magtatapos? Ba't yung pumasok lalo kami report ng matanda? Bakit? Diyos ko. O yan o. So gaban nyo na yung magpapakuha ng litrato dyan. Kagatid nyo na kagad. Takbo na yung mga aso ah. Pinakain mo? Pagkakitaan ko yung mga aso na yan ah. Andito na kami ngayon sa Noble Hotel. Ayan, Noble Hotel.
Pakete mo yan sa tulay, ah. I-message mo si Ryan para magkita tayo dun sa may pakyari. Maglalakad yun eh. Aakyat kami ngayon sa tulay. Wala kasi akong ano, hawakan. Kayo kamay ko na lang, ganyanin ko na lang. Dito tayo. Yes. Umakyat kayo. Mga hayop kayong mga hayop. Aakyat yan. Hindi, dito tatawid yan. Umakyat ka para sumunod sila. Akyat, imposible hindi ba runong may mga paa? Halika kayo dito, Hansel. Marunong sila, imposible hindi. So ayun na nga, bumalik na kasi nga hindi marunong tumawid ng mga pesting aso. Hindi pwede diyan dumaan. Hindi pwede bang dumaan diyan sa ano na yan? Bakla ka, kakatakot dumaan. Kapag sitayin man tayo, sabi mo natin, hindi natin kilala yung mga aso na yan. Tama? So ayun na nga, nawawala na yung isa, hindi na marunong tumawid. So nasa na yung isa? Nakakaloka ito. Tawag-tawag na yun. Hayaan mo na, iligaw na lang natin itong isa. Tapos yung siya, hayaan mo na siya. Ligaw na yan. Hindi niya na alam ang nangyayari sa kanya. Yung nga lang, hindi na sila magkasama. So, babalak din may ngayon. Dali yung isa ay naiwan. Pasaway talaga. Diyos ko. Dito kami sa gitna ng kalye. Nasaan? Ah, sinundo niya. Oh. Oh, sinundo. Sinundo niya. Eto, hindi takot tong masagasaan. Yung isa takot.
po. Follow the leader. Ano sabi ni Jocelyn? Bumalik. Para iligaw nga nila, nagulat sila. Nagulat sila na wala pang aso mo eh. So eto na, nakatawid na kami sa iba kabilang kalsada. At ang mga aso ay tumawid na rin. Madilim yung pupuntahan natin. Oo. Doon tayo sa Bakhtiari, doon sa may park, doon sa may MRF, doon tayo pupunta. Ang dami ring aso doon, kaya mag-i-enjoy sila. Okay na rin yun, kaysa naman mapahama kayo. Yung kapitbahay nyo kasi, imbis na merong ano? Oo. Tinan mo nga si Buddy, ang ingay-ingay, pero wala naman nagre-reklamo. Natutulog na ba ito sila? Hindi naman tumatawal. Bakit pinag-initan? Tsaka pag nasa loob lang naman sila ng bahay, kapit-bahay nyo nga, ang ingay-ingay ng aso. Yung isa doon na malapit sa tindahan, ang ingay-ingay nun. Yun nga, sa taas. Kapag kumahon. Sila nga pinag-initan ang ingay na aso. Kawawa naman yung mga aso. Pero sa Pilipinas, yung kinatay na yan. Ginawa ng pulutan yan. Yan pa, yun, napakataba. Tsaka malinis, kinakain niya puro kanin. So dito kami ngayon. Madilim na lugar para hindi nila alam kung saan sila pupunta ang mga hayop to. Ayan. Pupunta kami sa park ng MRF. Doon yan sa MRF, malaki yung park na yun. Malaki, alam nila yung uwi, tatawid naman sila. Hindi ah, malayo pa to eh, gaga. Diyos ko, alas stress na ng umaga. Nasagasaan na. Namatay na yung isang aso. Natakot din yung isa. Siyempre, hindi tayo magsasalita na sa atin yun. Kasi baka mamaya maano tayo. Nasagasaan yung isang aso, buti hindi ko na video. Masakit yun, ano? Ikot-ikot na yung aso, ay? Puntahan mo kaya. Namin yung aso. Kung nasa. Ay, buhay na siya? Ayan, oo, oh, buhay na siya. Ay, nandun na pala siya. O, tara na, doon na tayo. Nasagasaan yung aso. Napilay? Hindi naman siya napila. Na-videohan. Dahil kung na-videohan ko yan, ano yung kotse, no? Kasi umistop yung kotse, baka parang galit eh. Baka sabihin niya sa atin yan.
Diyos ko, pag napanood pa ni Jocelyn to, ay naku, ano ba yan? Nakakaawa naman yung aso. Wala mo? So, masyado siyang madilim. Oh, malawak itong park na to. Diyos ko, parang ipagliliwanag na. Anong oras na ba? Alas dos, ano na to? Ang lamig. May mga tayo to, 31. May tao dyan, wag ka, dito tayo. Oh. May daanan ba? Uy, dito ka. Yawak ang aso ka. Ayan. Maraming ang tao dito, sabi ko sa inyo. Baka masipa tayo. Hindi ah. Sabi mo, sumusunod nga sa amin itong aso na to eh. Hindi namin kilala itong mga aso na to. Ganun. Ngayon ang bakyari. Ayan, naglalakad na kami ngayon. Pauwi na. Wala na yung mga aso. Ayan. Hindi na nakasunod yung mga aso. Naligaw na namin sila. May kalaro na sila doon. So ngayon, uwi na kami. Makakatulog na kami ng mahinding. Pasok pa bukas. Na lang kami naglalakad dito. Bakyari pa rin to. Ang ganda ng mga parking lang. Oh, at saka lamig-lamig. Hindi pwedeng kuhanan ng video doon sa kabila kasi sosyalin doon. Ayan o. Oh. Ang ganda ng mga pagkakagawa ng mga ano na to. Oh. Bilog-bilog. Ayan. Sana naman nailigaw na namin yung aso. Nandito kami ngayon sa Tasty Chicken. Nakain naman kami ngayon. Mga fried chicken na feeling KFC. Wala naman kataw-tao. Mga empty table. Ang laki ng bakit, pero kung konti lang naman na palandama. Time check, 4 o'clock in the morning. Uuwi na kami, successful. Wala ni mga aso. Tapos na rin ang aming mission. Sa susunod, huwag kang, ano, huwag kang katok ng pintuan. Ang gwapo ng taxi. Ayan, tapos na rin kami kumain. Katok ng pintuan eh, matutulog yung tao. Tapos, kala mo kung saan magpapasama, kala ko layo-layo, kabilang kanto lang pala, kabilang kanto lang pala. Ayan ha, may reklamo na naman ha. Gising-gising pa ako. Okay, sana kung takot na takot pupunta kasi malayo ang pupunta. Eh, hindi naman. Sa likod na ng bahay. Eh, syempre mga babae nga kami, hindi namin kaya ipagtago ng sarili namin. Pag babae ka, kung sabihin natin babae ka, sa mukha mo ngayon, hindi ko naman maano na. Matatakot sa iyong lalaki, gago. Nagalit na naman si Chabilita. Huwag kang assuming. Oo, tingnan mo. Oh. Ay, madilim na. Hindi na tayo pwede mag-vlog kasi madilim na. Yung bilang na piraso. Yung isa ang hindi. So, ililigaw pa namin ulit ito. Diyos ko, umaga na. Anong petsa na? Utang na loob, Hansel. Huwag ka nang bumalik, ha? Ayan. Maglalakad na naman kami ng malayo. Diyos ko. Nag-iwalay na sila ah. Kasi ito na lang mag-isa na lang siya. Come. Baka naman hinampas na ito doon. Kasi parang nagka-phobia na siya. Hinampas? Siguro yan lang na ang hindi naman kayo tumataw na gamit. Mamatay yung sitang sinayang isa. So ako na naman ang nasisi. Sinisi na naman ako. Diyos ko. Grabe ha, maraming salamat. Salamat mo. Grabe. Anong oras na? Alas 4 na ng madaling araw, nasa galaan pa rin. Huwag ka na mag-indarte dyan. Inerwisyo mo kami, anong oras na?
Ayan na, lumalabas ng bukang liwayway. Trabaho ko ang 11 to ano ah? 11 to 6 ah. Gusto ko ganitong... Ano yung nasahod na kasamaan mo? Kunin mo? Saan? Kanina ay may street view ko pa. Hindi, wala yun. Sarap buhay niya palagi. Hindi. Ito na nga, maliwanag na ang daanan. Alas 5 na. Wala nang tulugan ito. Diyos ko, may pasok pa bukas. Ayan si Ryan. Nag-enjoy si Ryan kasi yan ang gusto niya, maglakad-lakad. Eh, paano naman kami? Diyos ko, ang liwanag na, Pasaway kasi itong aso natin. Titinda pa rin ang bulaklak. Anong pecha na? Ba yan? Ay, oh Diyos ko, umaga na. Mga kuliglig. Oh, inamiss ko ang probinsya. May kuliglig siya. Oh. Ito ang ganda nitong bahay na to, White House. Ganda, oh. Hi. So, Ryan, ano masasabi mo? Pukpuk, ah. Diyos ko, ano ba yan? Hindi tayo pwede maglakad mamaya, ha? Mag-taxi tayo. Kasi yung aso. Yun nga, nag-taxi tayo kanina. Umuwi pa rin. Baya. Ano yun? Aray ko. Parang hindi ko na maihakbang kapanga pa ako dive. Ha? Naka-crocs. Parang hindi ko na kaya ihakbang yung mga paa ko, Day. Ang bigat lang, folks. Oh, ay, oh. Ay, yawa. Diretso ka. Naku, papaaway tayo dito, ah. Yung ganyan ang reaction ni Ryan, ah. Tabangan tayo dyan, ah. Makamamay, bigla na ng baril. Ganda-ganda talaga ni Ryan, oh. Mga lasing na yan. Mga kamay o mga bata. Ginawa pintura. Ayan, ang kawa. Ito parang Egypt to, you know? Ito ang Babylon. Parang Egypt siya. Ano, binta din pala dito, binta yun. Masarap yung ano yung ihaw-ihaw niya dyan. Diba, ganito yung sa Egypt. Kaya mag-Egypt na dyan. Mga Egyptos. Diba? Oh, simpleng-simpleng mga drawing-drawing lang yan. Oh. Oh, ito yung mga katutubo nilang mga suko. At maliwanag na ang kalangitan, Diyos ko, Lord. Sabi siguro ng aso, ay alam ko to, makakauwi ako.
Maliwanag na ang kalangitan. Ay. Ayan, marami ng tubig dyan. Uminom ka ng hayop ka. Imaginin mo, nakauwi ito. Nakabalik. Samantalang ang layo-layo ng narating namin. Nasagasaan na nga yung isa. Hindi pa rin ito nadala. So pinagpaplanuhan na naman siya. Ayun yung taxi oh. So eto na, pinagpaplanuhan na namin mag-taxi. Gaguguluhan yung aso kasi wala naman silang ginawa ng masama. Kaya parang sabi siguro sa isip na bakit kaya iniwanan kami sa kali. Liligaw din tayo.